Ikapito ng Abril, Martes Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nabagabag sa kalooban si Jesus at nagpatotoo. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad at hindi nila malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nakahilig sa dibdib ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad, ang mahal ni Jesus. Kaya tinanguan ito ni Simon Pedro para usisain si Jesus kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Panginoon, sino ba iyon?" Sumagot si Jesus, "Iyon siyang ipagsasawsaw ko ng kapirasong tinapay at siya kong bibigyan." At pagkasawsaw ng kapirasong tinapay, ibinigay niya iyon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. Kasama ng kapirasong ito, pumasok sa kanya si Satanas. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo agad ang gagawin mo." Sa mga nakahilig sa hapag, walang nakaunawa kung ba't sinabi niya iyon sa kanya. Kaya pagkakuha niya sa kapirasong tinapay, agad siyang lumabas. Gabi noon, pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus, "Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. Mga munting anak, sandali na lamang ninyo akong kasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Sinasabi ko rin sa inyo ngayon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, gayon kayo magmahalan." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan ka papunta?" Sumagot si Jesus, "Hindi ka makasusunod ngayon sa akin kung saan ako pupunta. Susunod ka pagkatapos." Winika sa kanya ni Pedro, "Panginoon, bakit hindi kita masusundan ngayon? May aalay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo." Sumagot si Jesus, "May aalay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang may tatatwa mo akong maikatlo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mga nakahilig sa hapag, walang nakaunawa kung ba't sinabi niya iyon sa kanya. Mahalaga ang pagkaunawa. Iniugnay ng Ebanghelyo ayon kay Juan ang pagkaunawa sa pagkakaroon ng malalim na pananampalataya. Maaring magpahina sa pananampalataya ang kawalan ng pagkaunawa. Mababaw pa ang pananampalataya ng mga alagad noong hindi pa nila nauunawaan ang mensahe ng pag-aalay ni Jesus ng sarili niyang buhay. Ipinauunawa ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo na isa sa kanyang mga alagad ang magkakanulo sa kanya. May isa sa katuparan ni Judas Iscariote ang pagkakanulo kay Jesus dahil wala ni isa sa mga kasalo niya sa hapag ang nakauunawa sa mga nagagana. Naghahari ang kasamaan kung kapos tayo sa kaalaman at pagkaunawa sa mga nangyayari sa ating paligid. Nabibigyan natin ng pagkakataon ang mayroong masasamang balak kapag hindi natin nauunawaan na mayroong tayong tungkulin na tutulan ang kasamaan at kung kinakapos tayo sa pananampalataya na ang kabutihan ang siyang mananaig sa huli. Kaya wala tayong dahilan upang matakot at magsawalang kibo sa harap ng kasamaan kung tunay tayong mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo.